Huli sa akto, pagtutusok ng semento sa Manila Bay at likod ng H2O Hotel, sinisimulan ang tambakan ng buhangin. Ito ang Manila Waterfront Reclamation Project. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Bago po ang lahat, Lord, thank you po sa panibagong araw na to at sa araw-araw niyo po sana kaming gabayan. At salamat din po sa lahat ng OFW Filipino immigrants at sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon nga po ay i-update natin itong ginagawang Manila Waterfront Reclamation Project, isa sa mga reklamasyong naaprubahan dito sa Manila Bay at itatayo malapit dito sa may Harbor View, Manila. Dito lang po yan malapit sa may H2O Hotel. At ito nga po naaktuhan natin yung operasyon nila ngayon na nagtutusok sila ng semento rito. Ang tawag nga po rito ay ang deep cement mixing method. So ginagawa nga po itong ganitong klase ng paglalagay ng semento sa mga bahagi ng ilalim ng dagat na malambot na po, no? O yung talagang totally polluted na po, o yung talagang sobrang dami ng burak na sobrang lambot ng ilalim ng pinakang seabed nitong Manila Bay. Kaya kinakailangan pong patibayin, kaya naglalagay or nagtutusok sila dito ng mga simento. Gamit nga itong deep cement mixing vessel na to, so makikita ninyo meron ding heavy equipment na nagtatrabaho rito. So may buhangin, so dito na rin po ginagawa lahat ng operasyon, yung pagmimix ng simento at gamit nga yung parang crane na yan. So yan po yung responsible para makapagtusok ng simento dito sa ilalim na to, no? So ayan po ay Japan method at yan po ay nag-umpisa doon nga sa Japan at hanggang ngayon ay kinagamit na po yan hindi lang sa Japan at maging sa ibang iba't ibang bahagi po ng mundo ay ginagawa itong method na to, no? Para nga mas maging matibay ang ilalim ng dagat kung maggagawa ng isang reklamasyon. So after nito ay tsaka nila bubuhusan ito ng buhangin para magkaroon ng kalupaan katulad ng ginawa dito sa may bahagi ng Pasay area, no? At dito rin po ay nagsisimula na rin magtambak ng buhangin sa may likurang bahagi nitong H2O Hotel. So ipapakita ko sa inyo yung vessel na nakaabang dito at hindi lang natin naaaktuhan yung pagbubuhos, pero nitong mga nakaraang araw ay nagbubuhos na po siya, no? Siguro tuwing umaga, hindi lang natin naabutan ngayon. But nag-uumpisa na po silang magbuhos ng buhangin katulad dito sa may Pasay. At hindi ko rin lang po alam kung ito ba ay ang contractor dito ay kahalintulad ng sa may Pasay 360 Reclamation Project, dahil ito po ay sakop na ng Manila, no? So iba na po itong reklamasyon na to. Pero yun nga, no? At titingnan natin, no, sa mga susunod na linggo or ban, or kapag may nasagap tayong impormasyon kung sino po ba talaga yung contractor na gumagawa dito, no? Ayan, makikita nyo yung paggalaw nung parang nakadikit sa tubo na yun, no? So parang itinutusok na nila dahan-dahan yung semento dito. At ito naman po, no, yung sa dito sa bahagi na to ng H2O Hotel, makikita natin itong napakalaking vessel na to na merong lamang tuneto niladang buhangin, no? So yan po yung nag-uumpisa ng magbuhos rito. Ayan, yung Hotel H2O, malapit po yan dito sa Harbor View, no? Kung alam nyo to, or kung alam nyo yung Quirino Grandstand, malapit lang po yan dyan sa may pier, no? Ayan, so makikita ninyo na nag-uumpisa na nga pong magbuhusin din sila ng buhangin. At yun nga po, no, sinasabi na dito nga po magsisimula ang Manila Waterfront Reclamation Project. So malaki-laki din po itong reclamation na to, nasa 200 plus hectares po yung lawak ng gagawing reklamasyon na to, no? So isa lamang po ito sa mga naaprubahang reklamasyon dito sa Manila Bay. At ang alam ko marami pang nakatenga at marami pang nag-a-apply,
Pero dahil nga sa marami din po ang tumututol, no? May mga tumututol at hindi pabor dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay ay hindi ko alam kung matutuloy pa ba yung iba. So ito naman po yung ilang mga naggumagawa rin dito, no? At ayan, makikita ninyo merong mga floating bridge at may mga vessel din po tayong nakikita. So yan po yung bahagi ng Manila Waterfront Reclamation Project na sinisimula na po, no, ang operasyon. Makikita rin natin yung view dito ng mga skyscraper po, no, ng Roas Boulevard ng Maynila. So kitang-kita po natin yan. And kapag natapos nga po itong reklamasyon na to, magiging katulad yan, no, isang panibagong syudad, new modern and smart city, no. Siguro matagal pa to, about mga ano pa to, aabutin pa to ng mga 10 to 15 years bago matapos po, no, itong mga ginagawang reklamasyon dito at matayuan ng mga gusali yon. At yan, so sa pamamagitan din po ng pagtatayo ng reklamasyon dito ay maraming trabaho po ang nalilikha, no, nagbibigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. So yun lamang po, no, at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.